ang hirap lang kasi yung may gusto kang tanungin, tapos yung mga tao sa paligid mo o yung mga kasama mo, hindi alam kung ano yung isasagot sa'yo kasi wala silang idea. Hold me in the way you used to do, you know. Love me like the first time and go. Hi everyone, Criselle Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so here we are for another video at ang gagawin naman natin ngayon dito sa content natin ngayon or dito sa video natin ngayon is I'm going to cater some of your queries. It is very important, no, to give answers to some queries or questions dito sa ating YouTube channel. Kaya nga, as much as possible, sinasagot ko lahat ng mga queries ninyo kasi I know how it feels. Ganyan din ako nung first time ko palang gumamit ng credit card na hindi ko pa alam ang pasikot-sikot, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, what is the first step, what shall I do, paano kapag hindi ako nakapagbayad ng credit card bills, makukulong ba kaagad ako. So ang dami mga queries at katanungan sa isip ko, and then I decided to call the bank, the hotline of the bank, pero we have to accept it. Nang hirap naman talagang kumonta sa mga customer service representative ng ating mga bangko. Shout out sa mga bangko dyan. Sana naman may mga additional manpower kayo to cater yung mga phone calls, inquiries. Kasi meaning to say, kapag may tumatawag sa hotline nila, ibig natin sabihin na talagang importante talaga yung itatanong natin or your queries natin. Kasi hindi talaga tayo tatawag sa kanila kung hindi importante. Di ba nga? Yan, so shout out sa inyong lahat, mga bangko, BDO, PNB, East West, Security Bank, ano pa ba, City Bank, Metro Bank, BPI, at lahat-lahat. Okay. So sana makatulong ito sa credit card journey ninyong lahat. Okay, so dito muna tayo sa mga inspiring comments na nabasa ko dito sa ating YouTube channel. Ito yung nanggaling kay Lani Balingasa. Sabi ni Lani, I really like all your videos. Halos lahat ata napanood ko na. Tapos may emoji siya na tumatawa with matching tears, parang tears of joy at dalawang heart, yan. And sabi niya, very helpful, thank you. Okay, so Lani, hindi lang ito yung unang comment mo na nabasa ko, may comment pa akong nabasa before, and maraming salamat for the inspiration. Malaking bagay sa akin yung nakakabasa ko ng mga inspiring comments or messages because it lifts my spirit and it motivates me to even do good videos or create good videos. So thank you so much, Lani. Okay, so punta naman tayo sa isa pang comment na napaka-inspiring. Sabi ni Lucia's Ride. So Lucia, sabi niya, ganda ng boses, Ma'am Criselle. Ano po title nun, Ma'am? Okay, so ang video or ang comment na yan is nanggaling doon sa video na pwede pa bang mag-apply ng bagong credit card. So I think yung kinanta ko na, oh, love me like the first time again. Let's pretend that it's never gonna end. Oh, one last night. Just hold me in the way you used to do, you know. Love me like the first time and go. So yun yung title nun, Love Me Like the First Time and Go.
by Brenda K. Starr. It's an old song, pero ang ganda pa rin talagang kantahin. Feel na feel ko pa rin sa karaoke kantahin ang kantang ito. Okay, another comment na nanggaling naman kay Reza. Sabi ni Reza, oh, by the way, shout out sa'yo Reza. At ang sabi ni Reza, hi Ma'am Criselle, new subscriber here. Thanks po for your very helpful vlog. I just want to ask po, kasi last week I also applied for an East-West Bank personal loan. I just want to know and ask if in case I will be approved or declined, will I still be notified if I am declined or disapproved? Through text po ba or call? Thanks very much and more power po. God bless. Okay, so Reza, usually if you are approved in a personal loan, tinatawagan ka talaga ni banko to inform na na-approve ka. Sad to say na kung minsan kapag disapproved tayo or declined, hindi na tumatawag si banko. But then again, we can still be informed by calling them or going to the bank and inquire kung ikaw ba ay declined or disapproved or approved. The only thing I remember so well is that nung nag-renew ako ng loan ko with East West Bank, so it has to be released on the 28th of December if I am not mistaken. Pero inabot ng 3 araw before na-release kasi parang sinabi ng banko sa akin nung tumawag sila, nakalimutan, I don't know. Medyo may pagka-weird, nakalimutan daw. Pero of course, acceptable naman yung ganong explanation kasi talagang kapag dumadating ang 1 ng December, maraming trabaho ang mga banko. Marami silang transactions. So, accepted naman yung explanation na ganun. So, best for you, kapag gusto mo talagang malaman kung hindi mo maantay yung tawag ni banko sa'yo, so go to the bank and inquire personally. Or tumawag ka, call the hotline, at itanong kay customer service representative kung approved ka ba, disapproved, para at least wala ka nang aasahan kung in case na disapproved ka, di ba? Kapag approved ka naman, o di, magsaya. Okay, so yun yung gusto kong i-share sa'yo, Reza. Antayin mo, kasi usually, ang personal loan, ang process ng, according to my, or based on my experience, inabot ako talaga ng 1 month bago na-approve yung aking application. So, baka ganun din katagal or maybe mas maigse yung panahon, no, ng pag-aantay mo, or it could also be longer than 1 month. Okay, so another comment na nanggaling naman kay user 998. So, hi! Shout out sa'yo. At ang query niya is this one. Hello po! Hi din! So, ask ko lang po kung magkano ang annual fee na binabayaran kahit di mo ginagamit ang credit card mo once activated na po ito. Okay, so once activated ang credit card, you are already obliged to pay the annual fee kapag ang credit card na yan ay may annual fee. So, whether ginagamit mo yung credit card mo or not, you are still obliged to pay your annual fee. So, mas mabuti na gamitin mo na lang para mapakinabangan mo naman yung binayad mo na annual fee. Eh, what's the use of paying the annual fee kapag wala namang services na dinudulot sa'yo ng credit card? So, as much as possible, we have to make sure and to be wiser na sa pagpili ng credit card, kapag alam natin na hindi naman tayo ganon kadependent sa credit card. So, it is best for you to apply for a credit card na walang annual fee for life, di ba? Para gamitin mo man siya o hindi. So, wala kang sakit na ulo na iisipin na nagbabayad ka ng annual fee, pero hindi mo naman ginagamit yung credit card mo. So, make sure na kumuha na lang ng credit card na no annual fee for life. So, you have to make sure na no annual fee for life. Kasi may mga credit card na no annual fee for the first year. Pero magbabayad ka na ng certain amount of annual fee on the succeeding years. So, yan user. So, I think better for you, gamitin mo na lang din yung credit card mo para mapakinabangan mo yung annual fee na binabayaran mo yearly. Okay, another query na nanggaling naman kay Frolan. So, I think this is not the first time na babasahin ko ang query or comment ni Frolan. Kasi I think I have catered one query before. I think that was last week or 2 weeks ago. So, thank you so much, Frolan, for being very consistent. And ito, sasagutin ko ang
query mo. Sabi ni Froland, "Hello, Ma'am Criselle. Good day. I am planning to get a credit card na maganda for social media advertising like Facebook ads. My online business po kasi ako. Ano kaya yung magandang credit card? Maraming salamat po in advance. God bless." Okay, so Froland, ang suggestion ko is like this one. If you go to the bank kasi, maraming i-offer si banko na credit card sa'yo na maganda for business. Yung mga credit cards na mid-end or medyo mataas yung annual fee. Pero double naman ang rewards and points. Sometimes may rebates, sometimes may discounts, and so on and so forth. So, okay naman yung deal na yon or yung offer na yon. Pero since mataas ang annual fee ng credit card na yan, ako kasi iisipin ko na kapag ako magne-negosyo, I have to make sure na may malaking income ako talaga na makukuha out of that business. Eh kung magse-set aside pa ako ng certain amount for the annual fee, parang ang sakit namang i-release yung ganung amount na 1,500 or let's say 2,000 pesos na annual membership fee mo or annual fee mo sa credit card na yan. Kaya ako, I strongly suggest, based na lang din sa akin, ano, sa ideas ko lang naman ito. Of course, your decision will still be your decision. Pero ako, I strongly suggest na kumuha ka ng credit card na no annual fee for life. Yung for life talaga na no annual fee. Para at least, wala ka nang aasikasuhin pa na babayarang annual fee. So, kung magkano yung kikitain mo doon sa business mo or sa negosyo mo, sa'yo talaga. Diba? So, mag-spend ka na lang ng certain amount sa ibang bagay that will improve your business rather than releasing an amount of 1,500 or 2,000 or 2,500 for the annual fee. Parang ang hirap namang i-release or ang hirap magbayad ng ganung amount. But of course, usually kasi yung mga matataas ang annual fee, may mga magagandang benefits din naman talaga like yung double rewards and points, may mga rebates and discounts kapag kakain ka sa restaurants or magpo-purchase ka. Kung okay din naman sa'yo yung mga ganong deals, lalo na pag ginagamit mo for business that will give you certain discounts, rebates, and so on and so forth, kapag okay yun sa'yo, then go for it. Pero pag ako, yun lang din naman ang idea ko or yung suggestion ko. But disclaimer, your decision will still be your decision. You know what's best for you. So yan, Froland. Thank you so much for sending another comment. Magandang araw sa'yo. Okay, so here is another comment na nanggaling naman kay Lani Balingasa. Si Lani, consistent sa ating YouTube channel. Maraming salamat, Lani. At ito naman ang query ni Lani na nakaka-inspire talaga. Sabi niya, "Always watching your videos, Ma'am Criselle. More videos to come pa. Nag-e-enjoy ako. Medyo marami ang sisik ko. May mga loans pa po. Pag na-paid ko lahat, itira ko na lang 2 or 3 cards. Yung dalawang sisik ko, no annual fee." Okay, so thank you so much, Lani, for sending this comment. And salamat naman na nag-e-enjoy ka sa mga videos na pinapanood mo sa ating YouTube channel. Thank you so much. I'm giving you a 5-star on that. Maraming salamat. At wise ang decision ni Lani na sabi niya, pag nabayaran niya lahat ng loan niya, ititira lang niya talaga 2 to 3 cards. Yung dalawa, no annual fee. Yes, that is a very wise decision. Ako din, ganun ang gagawin ko in the future. Kasi 6 ang credit cards ko and really it's so hard to sustain or maintain yung masyadong maraming credit cards. Lalo na, 2 of the credit cards that I have ay may annual fee. The succeeding naman, wala naman. Pero I think it is wise na magkaroon lamang ng 2 to 3 credit cards like yung idea ni Lani. So, thank you Lani. Tinuruan mo rin ako. Maraming salamat. Ayan, so there you go. Nasagot natin ang ilan sa mga queries ng ating mga subscribers. And sana po nakapagbigay ako sa inyo ng konting saya or information doon sa mga queries ninyo. Okay, just keep on coming kapag may mga queries kayo or questions. Drop your comments at the comment section and I will be answering you based on my credit card journey and my experiences. So maraming salamat po sa inyong lahat and as what I always
always say, sana naman po makapag-subscribe yung mga hindi pa nag-subscribe na dumadaan lamang, and also tap the notification bell down there so that you will always be notified sa mga videos na i-upload na naman natin in the future. Muli, maraming maraming salamat, and as what I always say, kahit ano pa yan, always remember that life is beautiful because God is so good. Bye everybody!